Okay, we're going to live in 1, 2, 3. Okay, magandang hapon mga kapatid, Sister Hilda, Brother Jando, at saka mga ating panood ng Punto por Punto. Dito tayo sa ating weekly spiritual warfare program every Thursday, 5 p.m. So, before tayo mag-start, a short prayer. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit, Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. So, may naalala pala ako habang nagpe-pray. Baka makalimutan ko, sabihin ko na yung sa Our Father, mga kapatid, no? Dati nung hindi ko pa naintindihan yung part na lead us not into temptation but deliver us from evil, amen. So akala ko parang redundant, no? Lead us not into temptation tapos deliver us from evil, parang pareho lang naman na from temptation, from evil, parang doble yata. Nung naintindihan mo na, napaka ano pala, no? Napaka ganda pala ng prayer natin kasi kahit napakaikli, meron siyang spiritual warfare na part. Yung forgive us our sins as we forgive those sin against us, alam na natin, no? Lead us not into temptation, ang ibig sabihin po niyan ay naghihingi tayo ng tulong sa Diyos na tayo ay i-guide niya para makaalis tayo sa mga temptation. Masurvive natin ang temptation na pumapaligid sa atin. Na ma-guide niya tayo palabas. Lead us not into temptation. Hindi ibig sabihin si Lord yung nag-guide sa atin patungong temptation. Ibig sabihin, we are asking God to bring us, to snatch us out of the temptation. At saka ito yung last. Napakaikli pero very meaningful. Ang last ay deliver us from evil. Yan po ang deliver us from evil, spiritual warfare prayer yan. So every day nagpe-pray ka ng Our Father, nagpe-pray ka na i-deliver ka, protektahan ka ni Lord from the powers of evil, from the barang, from the kulam, from the malediction, hexes, spells, from the demonic attacks. Kaya every time you pray Our Father, mayroong spiritual warfare component. Yung pinakalast, deliver us from evil. So pag pinataas mo yan, deliver us from the powers of evil. So mga atake sa'yo, mga hexes, spells, no? Mga kulam. Yun, you are praying that. Napoprotektahan ka sa mga demonic attacks, harassment, oppression, obsession, possession, yon. Okay, so sensya na, nag-digress tayo kasi naisip ko lang, gusto ko nang sabihin pero parati kong nakakalimutan. Yan po ang meaning ng deliver us from evil. Now, let's go sa ating topic ngayon, si Saint Benedict of Nursia. So, sikat, mas sikat yung medal niya, no? Sa mga grupo ng mga exorcist, deliverance, no? Spiritual warfare. Sikat yung medal niya, parati natin ginagamit kasi pang ano ng mga ng pang-abog sa mga demonyo, no? Ang paalis ng demonyo, pero hindi masyado natin kilala kung anong buhay, bakit ba ito yung medal niya ay napaka-effective? Bakit ba siya ang bakit ba ang grabe ang kapangyarihan niya about mga demonic forces? Bakit kinakatakutan siya ng demonyo si Saint Benedict? So, ang lugar ay Nursia, no? Taga Nursia siya. Ngayon na natin na ano, napakinggan yung narinig yung lugar na 'yan. So siya, pinanganak siya sa year 480. So 5th century. Napakaano niya, no? Napaka early pa, no? So, let's go to his life. So, hindi natin alam, malaki pa lang utang natin na loob sa kay Saint Benedict kasi siya yung father ng Western monasticism ng mga monks.
So hindi naman siya yung nagsimula ng mga monks, eh may mga nauna pa sa kanila, si Saint John of the Cross, no? Saint John of the Desert, no? So pero siya yung father of Western monasticism, yung mga nagpasimuno ng mga monks dito sa western part. At saka yung mga monasteries nila ay naging kung saan nakaturok yung kanyang mga monastery na pinatayo, doon nagsisimula yung mga civilization, no? So naging stabilized ang isang lugar pag naturukan ng monastery ni Saint Benedict nung una. Ito ay nagiging stabilizing factor, nagiging civilizing, nagiging civilized ang isang lugar pag naturukan ng monasteryo ni Saint Benedict. So laki ng utang na loob ng Europe sa kanya. At saka ang yung mga syudad, no? Wala pang mga syudad dati, tumutubo ang mga syudad kung saan nakaturok ang mga monasteryo. So nagiging center ng civilization ang mga Benedictine monasteries. So dahil ang kanyang mga monks ay very zealous in evangelization. And then kaya nga hindi natin naririnig yung pangalan ni Saint Benedict kasi they are so humble, pati yung mga monks niya, they are working, laboring in silence. So, kagaya ng Munich in German, the word Munich is the German word for monk. At saka yung pag narinig niyo yung Monaco, doon sa French Riviera na lugar, Monaco is the Italian word for monk. Yun, now you know. At saka maraming universities, no? Actually, trivia, the Catholic Church started the first universities. Nang dahil sa mga monasteries na yon, ito ay nagiging ng stepping stone ng mga universities. So, ngayon lang natin nalaman na grabe pala ang contribution ni Saint Benedict sa civilization nang dahil sa kanyang mga monasteryo. Okay. Siya po ay twin brother ni Saint Scholastica. And ang kanyang rule na sinulat, ang the rule of Saint Benedict, hanggang ngayon yan pa rin ang ginagamit ng mga ng karamihan ng mga monasteryo, mga Franciscan, mga Dominicans, yung how to live a prayerful life and how to live a humble and obedient life. So i-search niyo sa Google yan, ang the rule of Saint Benedict. Now, napakaganda, kung gusto niyo ma-deepen ang inyong spiritual life, makakatulong yan, no? So, ang meaning ng pangalan na Benedict is the blessed one. Okay? And then, he descended from a Roman family, from the family of senators and generals. So, noble family siya. Galing, no? And then, pinadala siya sa Rome to study. Pero, he chose to live a quiet life and prayer of devotion. Bata pa lang siya, he's really ng holy, no? Ayaw niya ng mga immoral lifestyle. Kaya nag-ano siya? Lumipat siya sa isang lugar na Subiaco, remote place, kasi hindi niya nagustuhan ang mga immoral life ng mga kabataan during the time, no? So his holiness of his youth served as an armor against such assault. So 480 siya pinanganak, at the year of 20 years old, at the year 500, no, he decided to live a quiet solitary life, no? So lumayo siya ng mga 30 miles away. So Benedict was able to defeat the devil numerous times throughout his life. Kaya kinakatakutan siya ng demonyo kasi throughout his life he defeated numerous devil encounters. So earning him the title Protector against evil spirits. Ang title niya, Protector against evil spirits, temptation and witchcraft. So Saint Benedict, no, also offers protection against being poisoned.
against infectious diseases, childbirth complication, and destruction during storms and tempest. And He also obtains for sinners the grace of conversion. Kung gusto mong ma-convert, you pray, ask the help of Saint Benedict. Okay. So, pumunta siya sa isang lugar na napakalayo at tumira siya sa isang cave. At doon niya nakita na ang isang matanda na si Romanos, isa ring monk na nakatira malapit sa kanyang tinitirahan na cave. So si Romanos ang tumutulong sa kanya, nagbibigay ng pagkain sa kanya. Binibigyan siya ng tinapay para mabuhay siya. So bata pa siya, 20 years old. And then dahil napakasikip ng cave at napakahirap abutin, hindi nga maabot ni Romanos yung kung saan siya natutulog, napakasikip. Tinatali na lang yung tinapay at saka tinutuntun sa kanya para maabot ni Saint Benedict, no? And then para malaman ni Benedict na merong pan na pinapadala si Romanos sa kanya, na tali, sa dulo ng tali merong bell. Dahil nagalit na galit ang demonyo sa kay Saint Benedict, one day, no, hinagisa ng bato ng demonyo ang bell para mabasag, para hindi na para maalintala, no, ang yung pagbibigay ni Romanos ng bell ng tinapay sa kanya. Pero despite that, nagpatuloy pa rin ang matanda sa pagbibigay ng pagkain sa kanya. After three years, dumami ang pumupunta sa kanya nang hihingi ng, kasi nakilala siya ang sa kanyang pagka-humble, silent, no, and prayerful. So nakilala ang kanyang holiness, many people go to him to ask for prayer and counsel. Nagpapa-counsel sa kanya. Nagdadalan din sa kanya ng pagkain, no? One day, ito yung first na encounter ni Saint Benedict, may isang parang maliit na ibon na lumilipad malapit sa kanyang mukha. Iniistorbo siya habang siya ay nagdadasal. Hinaharas siya. Pero nagduda si Saint Benedict na ito ay hindi ordinaryong ibon. When he made the sign of the cross, no, biglang nawala itong ibon na to. Sandali. Bakit walang... Okay. Okay. Pagkatapos nun, isang incidents na naman, inatake na naman siya ng demonyo through sexual temptation. No? Napakalakas na sexual temptation na hindi pa niya na-experience. So, yung isang ang sexual thoughts, no? Dinala sa kanyang imagination, the memory ng isang very attractive woman, napakaganda na babae na nakita niya nung una, nung andun pa siya nakatira sa syudad. No? And then, the image, no, inflamed in his heart, a powerful with burning lust. Grabe talaga. At saka naisipan niya, bumalik na lang siguro siya sa dati niyang buhay kasi parang ano talaga, uncontrollable lust talaga ang nafe-feel niya doon sa kahit ilang taon na niyang nakita yung babae na yon. So yan ang pwedeng maidudulot ng demonyo, yung imagination. So anong ginawa niya para ma-overcome niya? Nakakita siya ng tanim na maraming mga tinik, thicket full of nettles and briars. So bush na matutulis ang tinik, no? Isa sigurong parang malaking tanim. So anong ginawa niya? Naghubad siya at tinapon niya ang sarili niya, hinagis niya ang sarili niya doon sa mga
ano, nagkalasog-lasog, nakasugat-sugat siya, no? Gumulong-gulong siya doon. So nakabaon yung mga tinik doon. And then napuno ng dugo ang katawan niya. At doon nawala ang kanyang pag-iisip doon sa lustful thoughts sa babaeng 'yon. So ang sabi ng kanyang biographer na si Pope Alexander the Great, by the wounds of his flesh, he cured those of his soul. So, lesson din sa atin ito. Kaya nga ang penance, no, mga penitensya, like fasting, no, ay nakakatulong sa atin to cure the disease of our soul. So, dahil doon, dahil sa ginawa niya yon, naging ligtas na siya sa mga kagaya ng mga temptation na mga ganon. He never felt such passion again after that. Soon after, young men began to abandon the world to place themselves under his rule. So yung pangyayari yon, nalaman ng ibang mga tao, at saka dahil sa kanyang heroic virtue, maraming mga kabataan, mga young men, ay sumunod sa kanyang landas. No? Naging monk, at saka naghihingi ng advice kung paano magiging tagumpay sa pagtalo sa kanilang mga sexual passions. Okay. Isang araw, sa isang monasteryo na may isang abot, alam niyo ba mga kapatid ano yung abot? Yung abot ay kung sa diocesan, mga pare, yun ang monks. Ang equivalent ng pare, monks. No? Tapos yung bishop, ang equivalent niya, abot. So yung mga superior ng leader ng mga pare at ng mga monks ay tawag doon ay abot. So namatay yung isang abot sa isang monasteryo, hiniling siya ng mga monks doon na siya na lang ang gawing abot. Pero tinanggihan niya, sabi niya, baka magsisisi kayo kasi napaka-istrikto ng aking pamamalakad. Pero kinonvince talaga siya na, sige na, ikaw na lang. So, yun, pumayag siya kalaunan. No? Pero, totoo yung sinabi niya na ang kanyang pamamalakad ay istrikto talaga, disiplinado. Kasi yung mga monks na humiling sa kanya na gawin siyang abot, nasanay sila sa kanilang parelax-relax na buhay sa dati nilang abot. So, dahil nanibago sila sa pamamalakad ni Saint Benedict, nagalit sila at naisipin nila siya ay patayin. No? At ito rin ay instigated by the devil. They became resentful. So, would you imagine? Kahit pare, pwede makaisip na pumatay. No? Kahit sino, pwede yan. So, kaya huwag tayong magkumpiyansa sa demonyo. Okay? Monk na nga yun eh. Hindi yung ordinaryong pare, kundi monk. Nakaisip pang pumatay. So, anong ginawa nila? Nilagay nila yung lason doon sa wine at dinala nila kay Saint Benedict para paghingi ng blessing at saka ipapainom nila kay Saint Benedict. No? Pero, when Saint Benedict stretched out his hands to make the sign of the cross to bless it, ang glass mismo nabasag, no? Nabasag na parang tinapunan ng bato. So, ganoon ka powerful ang intervention ng Diyos sa kanya dahil mahal siya ng Diyos. So, nalaman niya kaagad kung ano nangyari, bakit hindi na siya nagtaka kung bakit nabasag, alam niya at siya ay nilason. No? So, the drink of death could not endure the sign of life. So, tumayo siya kaagad. Pero, eto nakakagulat. Hindi man lang siya nagalit. So, walang sign of anger in his face. Why? Because he's at peace with the Lord. Walang resentment. Sa atin pa siguro nangyari yun.
i-demanda na natin. Papatayin niyo pala ako, mga ulanghiya kayo, ha? No? Pero dito, there was no sign of anger in his face, no? Because he is at peace with the Lord. So tinawag niya lang ang mga monks, tapos sinabihan niya, "May Almighty God forgive you, brothers. Why have you dealt with me in this way? Didn't I warn you of the way of life and yours wouldn't agree?" No? So bakit niyo ako ginanito, mga kapatid? No? Diba binalaanan ko na kayo na ako ay stricto? No? So dahil dito, maghanap na lang kayo ng inyong abot na makakasundo nyo, na sasang-ayon sa gusto nyo klaseng pamumuhay. So iniwanan niya yung monasteryo na yon, at siya ay nagtayo ng bagong monasteryo, at maraming mga monks na mga mababait ang sumali sa kanya, at naka-establish kaagad siya ng 12 monasteries. Oh, sa pamamagitan ng mga monks na kanyang itinalaga doon. Okay. Another demonic encounter. So ang ginawa ni Saint Benedict na kinagalit talaga ng demonyo ay pumunta siya sa isang castle doon sa mataas na bundok. It's called Casino, no? Templo siya ng pagan god na si Apollo. At saka winu-worship pa siya ng mga tao doon, no? At saka sa palibot ng castle na 'yon ay may mga parang mga groves ang tawag doon, mga makakapal na mga taniman sa palibot noon. At saka doon nangyayari ang mga sexual orgies, mga pagan sacrifices, idolatrous sacrifices. So anong ginawa ni Saint Benedict? Sinira niya yung idol ni Apollo. Tapos yung idol ni Apollo, napatayo siya ng altar, at saka sinunog niya yung mga taniman kung saan nangyayari ang mga idolatrous sacrifices. So ito ay dinedicate niya for Saint Martin of Tours and Saint John, no? And then he preached the gospel, and sa mga paganong yon na andon, many were converted to Christianity. So from pagan to Christianity. So isipin mo lang kung anong destruction ginawa niya sa demonic forces. So dahil doon, nagalit ang demonyo, nagpakita sa kanya with flaming mouth. Umaampoy, lumalabas sa kanyang bunganga, and then with flashing eyes. Tapos sumisigaw siya sa mukha ni Saint Benedict, pero yung ibang mga monks hindi nakakita, si Saint Benedict lang, no? Naririnig nila ang sigaw pero wala silang nakikita. Ang sinisigaw ng demonyo sa kanya, no? Benedict, Benedict, pero hindi siya sinasagot ni Benedict. Finally sabi niya, "Your name is not Benedict but Maledict," no? So that is not the blessed one, but you are the accursed one. Yun ang mga pangungutya niya kay Saint Benedict. Sandali lang. Ayusin ko lang itong video ng... No? Bakit ito ay walang settings? Hindi ko alam kung yan, ano yung video. Ayaw mo na. Okay, tuloy ko din lang na hindi nyo nakikita sa Facebook yung PowerPoint ko. I-upload ko na lang to sa YouTube para makita nyo yung mafa-follow nyo yung pinagsasabi ko sa PowerPoint. Okay, yung mukha ko lang yung nakikita nyo sa Facebook. Sabi ng demonyo, "What have you to do with me? Why do you persecute me?" So, ganito pala mga kapatid, no? Pag tayo nag-evangelize, we are destroying the powers of Satan, they take it personally. So, pag galit na galit sa'yo ang demonyo, they take it personally, be happy.
because you are doing the right thing. No? Sabi niya, why do you persecute me? Galit na galit siya. So, si Saint Benedict, he decided kung saan ang lugar, no, kung saan yung mismong lugar na nagpakita ang demonyo sa kanya. Nagduda siya bakit ang tapang-tapang ng demonyo ang pakita sa kanya. Hinukay niya kung saan nakatayo yung demonyo. Hinukay niya yung kung saan nakatayo ang lupa. True enough, paghukay nila, natagpuan nila, meron palang idol, bronze idol. No? So, kaya, lesson learned sa atin, mga kapatid, kung saan yung mga anting-anting, yung mga kung ano mga occult objects na yan, yan ay tinitirhan ng mga demonyo. So, get rid of that. No? Get rid of that. Huwag kayong maglagay ng kahit anong mga bagwa, occult objects sa bahay nyo. Yan, it will become infested place. No? So, yun pala, doon ang pakita yung demonyo kasi meron palang idol na nakabaon sa lupa. So, anong ginawa nila? Maliit lang yun na bronze idol. Nilagay muna nila temporaryo sa kusina kasi i-dispose nila. Pero nagulat yung mga kasama niyang monks, no? Kasi nagliyab ang kusina kung saan nilagay ang idol. So nagsigaw sila ng saklolo kay Saint Benedict na tulungan sila kasi hindi nila mapatay ang apoy. Tinatapunan nila ng tubig, hindi na namamatay. Pero pagpasok ng Saint Benedict, nagtaka siya, bakit sila sigaw ng sigaw? Wala namang apoy. Yun pala, nilalaroan lang sila ang kanilang mga mata ng demonyo. Na sila lang nakakita ng apoy, pero sa totoo, counterfeit blaze. Hindi siya totoong apoy. So, ang ginawa ni Saint Benedict, kinrosan ang kanilang mga mata. Nung nakrosan na yung mga mata nila, nakita nila na wala palang apoy. No? Yun. Mga extraordinary encounters ni Saint Benedict. Tapos may isang araw, habang nagtatrabaho ang mga monks sa isang bagong building nila, may isang bato sa gitna na hindi nila ma-move, na hindi nila magalaw. So nagpatulong na sila ng kahit ang dami na nila nagtutulong na i-move kasi nakakasagabal sa kanilang structure, hindi nila ma-move. Kaya nagdududa na sila na may kagagawa ng demonyo nito. Na ito ay inuupuan ng demonyo. No? The monks concluded that the devil himself was obstructing the vault. So, tinawag nila si Saint Benedict. And then, pagtawag niya, binless ni Saint Benedict yung bato at saka nag-pray siya. Immediately, no? Immediately, na, ang bato ay ang dali-dali nilang na lipat. Kasi napakagaan lang pala ng bato. Yun. At sa isa pang encounter, si may isang cleric, hindi pa siya naordinahan sa pagkapare, siguro deacon pa lang ito, ay possessed by the devil. So, pinadala na itong taong to sa mga kahit kaninong mga martyrs, mga holy man, pero hindi talaga siya mapagaling-galing. Pero ang duda, siguro hindi siya napagaling ng iba kasi ang will, ang kalooban ng Diyos para mapakita ang glory ni God sa tulong ng intercession ni Saint Benedict. So kaya pagpunta niya kay Saint Benedict, no? The abbot prayed to Jesus Christ for the man. And the unclean spirit was driven out. Napalabas kaagad ang unclean spirit. Pero nabasa ni Saint Benedict ang puso ng cleric na yon, ng deacon na yon, kaya binalaanan siya na huwag kang kumain mula ngayon ng karne at saka huwag kang tumuloy sa pagpa-ordain ng pagkapare. Kasi alam niya kung anong nasa puso, baka siguro hindi siya magiging mabuting pare, no?
Kaya nag-warning si Saint Benedict sa kanya. Go and after this, eat no meat and don't presume to receive holy orders. So, kasi kung tatanggapin mo ang holy orders, you will again become slave to the devil. So, medyo napaka-weird, no? Pero, alam mo naman, hindi kalooban, hindi siya called to become a priest. That is what it means, no? Hindi naman lahat ng tao na may gustong maging pare ay magpapare. Dapat, you are called. I'm sure, itong taong to, he's not called to be priest. But after many years, sinunod niya si Saint Benedict. Pero after many years, naano siya, no? He envy na kung sa ano pa nasina siya, no? Nasa ibang mga pare na, naordinahan na, tapos siya hindi pa. Kaya sinuway niya ang advice ni Saint Benedict at nagpa-ordain siya. Immediately, the devil possessed him. And then, the demonic spirit never tormented him until the day he died. So, sad story. Okay, another encounter of the devil. One day, nakatagpo si Saint Benedict on his way to prayer. Nakatagpo siya ng isang nagsusuot ng suot doktor, no? Parang physician. Nakasakay sa isang donkey or mule. Tapos tinanong niya, saan ka pupunta? Yeah, dun lang. May bibigyan ako ng gamot, sabi ng tao. Pero nagdududa na si Saint Benedict na parang hindi ordinaryong tao yung nakatagpo niya. Kaya nung pagkatapos ng kanyang prayer, agad-agad siyang umuwi kasi chicheck niya kung anong gagawin doon sa kanyang mga monks. True enough, yung nagpapanggap na doktor, yun pala ay demonyo. So, nung nakakita siya ng isang monk, no, na matanda, na nag-iigib ng tubig, kaagad niyang pinasukan. Pagkatapos niyang pumasok, ay tinorture niya yung monk na yon, no? Parang ano niya, ay he was tortured mercilessly. Mabuti na lang naagapan ni Saint Benedict. Pagdating niya, nakita niya yung kawawang monk na pinasukan ng demonyo, na tinotorture ng demonyo. Sinampal niya lang ng mahina, no? The holy man slapped on the cheek. Pagsampal niya, lumabas kaagad ang demonyo. Parang medyo nakakatawa isipin, no? Gawin kaya natin yan, no? Sasampalin lang pala, no? Pero hindi. Sa kay Saint Benedict lang, no? Siya lang may karapatan ito, no? Kasi alam niya kung, I'm sure, ito ay inutos sa kanya ng Diyos. The holy man slapped him on the cheek, driving out the wicked spirit. Never nang bumalik ang demonyo ever again. Okay, another experience. The monk and the dragon. Okay. So, may isang monk, si Saint Benedict, na parating nagpapaalam sa kanya. Gusto na niyang tumigil sa kanyang pagka-monk at babalik na siya sa buhay na ordinaryong tao kasi napapagod na siya. So, tinatanggihan niya parate, dito ka lang. So, parating na lang, babalik-balik, after ilang days, kukulitin na naman siya, gusto ko nang lumabas, no? So, napurnada na si Saint Benedict, pumayag na lang siya. Sige, pwede ka nang umalis, no? And then, hindi pa siya lumalayo sa monastery, hindi pa siya kalayuan, sumigaw siya pabalik. Takot, sindak na sindak, kasi may nakita siyang dragon, nakakabuka ang bunganga at handa na siyang lulunukin, no? Tulong po, tulong. Merong dragon na gusto akong kainin, no? Tapos kagad silang lumabas, si Saint Benedict pati yung mga kasamang mga monks, pero wala silang makitang dragon. So, ang nakita pala yung monk lang na umalis. So, inalalayan siya ni Saint Benedict pabalik, no? At saka sinabihan siya na wag ka na kasing umalis dito sa monasteryo. At dahil doon,
nag-promise siya na hinding-hindi na siya aalis. So as it turned out, dahil pala yon sa answered prayer ni Saint Benedict na i-open ang kanyang mga mata sa spiritual reality. So na-open yung mata niya sa spiritual reality, nakita niya na sa palibot niya pala may mga demonyo na gustong dakmain siya sa panahon na siya ay aalis sa pangangalaga ni Saint Benedict. Kaya nga ayaw siyang payagan kasi ang kalooban ng Diyos para sa kanya ay manatili, he is called to be a monk. Ang kalooban ng Diyos sa kanya na siya ay mapoprotektahan pag sa ang kanyang kaligtasan ay maprotektado pag mananatili siya doon sa monasteryo. Yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya si Saint Benedict ay blessed siya na nakikita niya kung ano ang kalooban ng Diyos. So, ano yan? No? Very rare na gift from God. So, kaya mga kapatid, kada isa sa atin, merong plan, will si God sa atin. Now, we have to be sensitive on knowing kung ano yung plan niya sa atin. Pag tayo'y sumuway doon, manganib ang ating kaligtasan. Okay. So, yun po ang mga spiritual, mga demonic encounters ni Saint Benedict na na-record. I'm sure marami pang iba. Pero ito, yun lang ang mga, ano, ang mga popular, no? So, si Pope Leo IX, malaki ang pasalamat niya sa intercession ni Saint Benedict. Ang pangalan niya dati ay si Bruno, no? So, when he was a young Benedictine, sa taon na, I think, nasa mga 10th century or 11th century, no? Si Pope. So, si, kung maalala natin, si Saint Benedict ay sa taon 480 pinanganak. So, mga 500 years already have passed, no? Saka marami ng mga Benedictine monks. So, isang Benedictine monk, 500 years later, ay nangangalan na si Bruno, no? He nearly died, no? Kinagat siya ng ahas. And then, namayat siya noon. Malapit na siyang mamatay. At saka hindi na siya makasalita. And then, he received a vision of a luminous ladder that reached to heaven. So, yung luminous na hagdanan na umabot hanggang langit, nakita niya doon na the Saint Benedict humahawak ng isang maliwanag na cross. And then, he touched the face of Bruno. Instantly, he was cured. So, yung young na monk na yon na si Bruno ay naging Pope Leo the IX. So, he entered Benedict Order and went to become Pope in 1048. No? Dahil doon, he enriched with special blessing a medal bearing the image of the Holy Abbot. On one side of the cross and the other, and it is used spread throughout the church. Siya yung nagpa-spread ng use ng Benedictine medal dahil doon sa milagro na nangyari sa kanya nung siya ay bata pa. At saka noong 1742, Pope Benedict the 14th solemnized the use of the medal and then recommended it to the faithful. So, eto pa, may another pope na ni-recommend lalo ang medal sa lahat ng mga Katoliko. So, pupunta na tayo ngayon mga kapatid sa meaning ng mga nakasulat, no? Kasi kahit ako nung una hindi ko naintindihan yung mga letters, ano bang purpose ng mga letters niyan. Mind you mga kapatid, hindi po anting-anting ang Saint Benedict's medal. It is a medal that is full of prayer that you have to pray. No? Hindi po siya yung kasi may ganito ka, matatakot ng demonyo. No, you have to use it with faith. You ask God. It is a reminder that we have to ask God for protection.
Yun. So, through the help of the intercession of Saint Benedict. So, the Benedict Medal is known to be the Devil Chasing Medal. No? So, merong nakalagay sa Latin words, the ancient prayer against the evil one, which means, Vade Retro Satana, get back Satan. Galing po yan sa Matthew chapter 16, verse 23, nung sinabihan ni Jesus si Peter, get behind me, Satan. No? Okay, isa-isahin natin yan. Yan po ang front ng medal. Ito yung back ng medal. Okay. So, sa mga hindi nakakita ng picture, mukha ko lang, later, i-upload ko sa YouTube, meron na pong PowerPoint sa gilid ng screen. Okay? Mas maintindihan nyo na anong pinagsasabi ko dito. Okay. So, sa front ng medal, makita nyo si Saint Benedict, nag-hold na siya ng cross at saka yung libro. At saka sa gilid niya, merong cup na may ahas, poison cup, yan, symbolized ng poison cup. At saka dito sa kanan, merong raven, ibon, na sa nakapatong sa tinapay, no? At saka may naka ano, sa gilid ng pillar ni haligi ni Saint Benedict, may nakalagay diyan Crux Sancti Patris Benedicti. Meaning po niyan, the cross of our Holy Father Benedict. Crux Sacra Crux Sancti Patris Benedicti. The cross of our Holy Father Benedict. Okay. And then the Saint Benedict Medal is filled with symbolic images, no? So, yung libro, ang ibig po sabihin yan, yan ang sinulat niya na rule. The rule is a guide on how monks and nuns should live a balanced, simple, obedient, and prayerful life. Hanggang ngayon, 1,500 years na nakalipas, yan pa rin ang ginagamit ng mga nuns at saka mga monks. Okay? And then, yung bakit merong ano dyan, yung cup na may poison. Yan po ang story niya na nung siya ipinoison, yung wine. No? At saka yung raven, yung ibon na nakapatong sa tinapay, yan po ang pagpapaalala na pangalawang beses siyang tinangkang patayin. Ang may isang pare sa kabilang dako na envious, no? Na envy sa kanyang kasikatan ni Saint Benedict, pinadalhan siya ng pan na may lason. Tapos nalaman ito ni Saint Benedict, ang Diyos ay nagpadala ng ibon para kunin ang tinapay na may lason. So yan ang dalawang instances na siya ay tinangkang patayin, no? God sent a raven to take the bread away. Okay. And then surrounding the medal, nakita niyo diyan, mayroong words na Eos in obito nostro presencia moniamor. Again, Eos in obito nostro presencia moniamor. Ibig sabihin niyan, may we be strengthened by his presence in the hour of our death. So bakit may we be strengthened by his presence, by the presence of the Lord in the hour of our death? Bakit? Kasi si Saint Benedict ay patron saint ng happy death. Kasi ang ano bang ibig sabihin ng happy death? Hindi yung tumatawa ka habang namamatay ka, hindi po yung ibig sabihin ng happy death. Yung happy death, hindi rin yung hindi ka naghihirap, hindi ka nagdudusa habang namamatay ka, hindi po yun ang happy death. Ang ibig sabihin ng happy death, mga kapatid, you die in a state of sanctifying grace. You die prepared. Your soul is prepared. No? Hindi po ibig sabihin ng happy death ay hindi ka naghihirap. Okay? So, i-explain natin bakit siya ay patron saint ng happy death. Happy death, along with Saint Joseph. Explain natin mamaya. Okay. Now, yung sa paa ni Saint Benedict, nakita nyo, EXSM Casino MOCCLXXX. Yan po ay from the Holy Monte Casino. Yan po ang date, no? Petsa po yan, 1880 is the date that Monte Casino, Saint Benedict's first monastery. Yan ang pinaka-first monastery ni Saint Benedict, which was given exclusive rights to produce the medal. No? Yan. Yan ang petsa na
nag-produce ng medal. Okay, punta na tayo sa likod ng medal. Ang sa likod ng medal, nakita nyo SMQ, no? So, punta muna tayo dito sa gitna ng cross. CSSML, NDSMD. Anong ibig sabihin yan? Yung CCSML, ibig sabihin yan, crux sacra sit mihilux, non draco sit mihidux. So, yan po ay exorcism prayer, no? May the Holy Cross be my light, yung lux is light, no? Crux is cross, sacra is holy, sit be, no? Mihi meaning my, no? So, crux sacra sit mihilux, non draco sit mihidux. May the Holy Cross be my light, may the dragon never be my overlord. So, yung draco is dragon, dux is overlord. May the Holy Cross be my light, may the dragon never be my overlord. Tapos, may kakita kayong CSPB sa gilid ng cross. No? Ang CSPB, ang ibig sabihin niyan ay Crux Sancti Patris Benedicti, the cross of our Holy Father Benedict. Crux Sancti Patris Benedicti. Yan ang CSBP. Okay. And then, surrounding the back of the medal are the letters, yung nakapalibot, VRSNSMVSMQLIB. Ang ibig sabihin yan, yan ay exorcism prayer, no? The rite of exorcism. Vade retro satana, nun quam suade mihivana, sunt malaque libas, ipsi vivina bibas. So, yun ang shortcut, parang acronym ng exorcism prayer. Kaya nga, kinakatakutan ang ano, because it is an exorcism prayer medal. No? Vade retro satana, nun quam suade mihivana, sunt malaque libas, ipsi venina bibas. Began Satan, never tempt me with your vanities. What you offer me is evil. Drink the poison yourself. Yan ang ibig sabihin. Madali lang siyang i-memorize actually. No? So finally, at the top of the medal is the word pax, which means peace. No? Yun. So yun po ang ibig sabihin ng Saint Benedict's medal. So, the medal is a prayer of exorcism against Satan, a prayer for strength in time of temptation, a prayer for peace among ourselves and among the nations of the world, a prayer that the cross of Christ be our light and guide, a prayer of firm rejection of all this is that is evil, a prayer of petition that we may with Christian courage walk in God's ways with the gospel as our guide, no? So yun ang mungkahi ni Saint Benedict sa atin. So ang mga lay people and maraming pare are forbidden, hindi po tayo allowed mag-conduct ng exorcism. Yun lang po ang itinalaga ng obispo at saka yung mga obispo, no, in-appoint ng bishop na maging official of exorcism, sila lang pwedeng mag ano ng rite of exorcism. But no, we are allowed, we are permitted to use the Saint Benedict medal to ward off the evil one. So allowed po tayong to wear the medal around the neck, attach it to the rosary, pwede. So we can keep it in our pocket or our purse, pwede. We can attach it on our keychain. We can affix it to our car or in the door of our home, no? We can place it in the foundation sa mga ating building. Pag yung mga nagpatayo tayo ng building, instead na magpaihaw kayo ng nagpa ano kayo ng katay kayo ng mga manok, patuluan niyo ng mga dugo o mga coins niyo, mga pamahiin. Wag na, ibaon niyo na lang ang Saint Benedict's medal na blessed, no? And then you can affix to this, or you can fix yung ipadikit ang Saint Benedict's medal sa center ng crucifix, no? Sa or sa likod ng corpus.
So the medal is considered effective in asking for inner peace, spiritual healing. So effective yung medal, of course, with our prayer, asking God peace between individuals or between nations of the world. Curing bodily afflictions, especially as protection against contagious disease. Destroying the effects of witchcraft and all other diabolical and haunting influences. Healing those who are suffering from wounds or illness. Obtaining the conversion of sinners, especially when they are in danger of death. Offering protection against storms and lightning. Protecting children from nightmares. Okay? And then protecting a mother and her children during childbirth. Protecting animals infected with plague or other maladies. Protecting fields infested by harmful insects. Protecting or otherwise counter the effects of poison. Protecting those persons who are tempted, deluded, or tormented by evil spirits. Okay. So yun po ang mga benefits ng St. Benedict's Medal. Pag hindi nyo na ano, kasi mabilis, review nyo na lang sa video. I will post this sa YouTube with those words on the side. So ano naman po ang purpose ng St. Benedict's Cross? Ang St. Benedict's Cross is just a crucifix na may medal sa likod ni Jesus, no, sa center. Ang tawag doon sa St. Benedict's Cross is the Cross of a Happy Death. Yan po ang tawag doon, the Cross of a Happy Death. Bakit? Ganito ang story noon. No, bakit siya naging patron ng Happy Death? 6 days before siya mamatay, sinabihan na niya ang kanyang mga monks na buksan ang kanyang libingan. I-ready na ang kanyang sepulcher, libingan niya. Kasi with the grace of God, alam niya kung kailan siya mamatay. Very soon, healthy pa siya noon, naging ill siya, no? Naging maluba ang sakit niya. And on the 6th day, sa araw na siya mamamatay, hiniling niya na siya ay dadalhin, bubuhatin siya patungo sa oratory niya, and then nag-receive siya ng Holy Communion, and then very weak na siya, he was supported, tumayo siya, he lifted his hands to heaven, and then he gave his soul to Jesus, to God, and then he passed away lifting his hands on heaven. So he left this world honoring the one who he most honored, God, no? So yun ang isa sa pinakamagandang death, no? Honoring God, lifting his hands up high, receiving the Holy Communion. Kaya that this St. Benedict's Cross is also called the Cross of a Happy Death. So ito po ang prayer ni St. Benedict, no? Gracious and Holy Father, give us the wisdom to discover you, the intelligence to give us the wisdom to discover you, the intelligence to understand you, the diligence to seek after you, the patience to wait for you, eyes to behold you, a heart to meditate upon you, and a life to proclaim you. Through the power of the Spirit of Jesus our Lord. Amen. So ito po ang sinulat ni Saint Benedict na prayer. Ito yung one of the prayers na sinulat niya, no? Napakagandang prayer. So kung gusto niyo naman mag-ask sa intercession ni Saint Benedict, ito po ang prayer for the intercession of Saint Benedict. Dear Saint Benedict, I thank God for showering you with His grace to love Him above all else and to establish a monastic rule that has helped so many of His children live full and holy lives. Through the cross of Jesus Christ, I ask you to please intercede that God might protect me, my loved ones, my home, property, possessions, and workplace
today and always by your holy blessing, that we may never be separated from Jesus, Mary, and the company of all the blessed. Through your intercession, may we be delivered from temptation, spiritual oppression, physical ills, and disease. Protect us from drug and alcohol abuse, impurity and immorality, objectionable companions, and negative attitudes. In Jesus' name we pray, Amen. So yun po ang prayer for asking the intercession of Saint Benedict. Okay, so yun po ang ang ating lecture for today, the prayer, the life of Saint Benedict, and the meaning of the medal. Okay, sige, hanggang dito lang muna tayo. Saint Hilda, Sis Hilda. Okay, thank you. Are you there, Sis Hilda? Brother Jando? Okay. Ate Edna? Andiyan ba sa Edna? Oh, baka ano pa? Baka hello. Umalis sandali. So, sa'yo na lang ako magpapaalam. Here. I'm here. Oh, yun. Sis, tapos na ako. So, okay, Doc. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, sis. God bless. Okay. Bye-bye. God bless. Bye.